field of real estate, Kate is a licensed broker, appraiser, and a very vibrant and dynamic PRC accredited lecturer. She is very well versed in roll-on consolidation and acquisition and documentations. She is also the author of Kate Flick's Raw Land Webinar Series, the first and longest running webinar series in the series in the history of real estate industry in the Philippines. Wow. Now Vielle, or Ate Vielle, as her siblings fondly call her, is third in the family. She is a grade 9 pupil in Pampanga High School, or PHS, and a consistent honor student. She loves roller skating which she executes gracefully. Her passion in cooking makes her family always excited to eat whatever she prepares for them. Surely a new menu will surprise her family each time she hangs out in the kitchen. Vielle is a very responsible sister, especially to her younger siblings. Sometimes she would make earnings through selling simple items to help her family. Mommy Kate sees herself in Vielle so much that she calls her my mini-me. Ladies and gentlemen, Kate and Vielle Garcia. Hello. Good afternoon po. Hi, Ma. Hello, Ate Vielle. Start na. Ma, so proud of you. Ang layo na marating mo and I'm sure na malayo po marating mo in the future. And may story po ko sa inyo. So, simula po nung nawala si Daddy, si Mami lang po talaga yung nagpalaki sa amin ni Ate and nakikita ko po talaga kung gano'n siya ka-strong and kung gano'n niya po kami kamahal. Isa po siya sa mga naging inspiration ko throughout these incredible years. Hindi ko po alam if ever na na-realize siya, pero siya po talaga yung gusto ko maging klase ng mom paglaki ko. I admire her so much po and she's strong, she's hardworking, inspiring, and marami po siyang natutulungan mga tao. Minsan niya po ang selfless pa po niya eh. Inuuna po talaga yung mga mahal niya kaysa yung sarili niya. Sobrang blessed po talaga namin na siya yung mommy namin na we can look up to. And isa po talaga siyang great example para sa aming magkakapatid. Thank you for taking care of us, Ma. We love you. Tapos lagi po niya akong sinusuport sa mga hobbies ko tulad po nung skating. Lagi po siyang nandyan. Minsan po pag may ano po kami, skating po kami na schedule sa Clark, siya po naghahatid sa akin. Tapos, naghihintay po siya. Tapos, yun po, sobrang supportive po talaga niya. Lagi po niya akong sinasamahan sa lahat ng bagay. Lagi po siya nasa tabi ko. Tapos, lately lang po, nagsimula po kami mag-Bible sharing sa family namin. And, tungko po nakita na sobrang spiritual po talaga niya na gusto ko po talagang ano, maging siya paglaki. Hindi lang po maging siya, pero maging katulad niya na sobrang may takot po siya sa Diyos. Tapos, mabait po siya. Siya po talaga yung ano, nilolook up namin magkakapatid. Tapos, hindi mo pa ko yung perfect na anak niya, pero sobrang mahal po niya kaming magkakapatid. Ilang po. Ma. Yes. Thank you, Ate Vielle. Yes, yeah, na-touch ako. And TNC, thank you for inviting us. Actually, Vielle is a product of, maaga po yung naulila sa ama. Yung dad po niya is got murdered. Ilan taon ka na, Vielle? 13 years ago. Actually, si Vielle po nun is 8 months old pa lang. So talagang wala pa siyang masyadong memories ng kanyang dad. So like what she said, talagang ako po yung naging tatay at nanay habang lumalaki sila. Imagine po having Ate Hay that time na 1 year and 2 months lang, and then si Ate Vielle is 8 months. So talagang struggle po talaga yung buhay namin, no? So palipat-lipat. And we need to show them yung support na matatag tayo bilang mga nanay. And of course, if you are one of a child o kaya anak ka na buo ang pamilya mo, kasama mo yung tatay at nanay mo, no, you are so blessed kasi yun yung pinagkait po kay Vielle, no?
talagang yung nangungulila po siya sa kanyang ama, and every time na we visit yung tomb ng father niya sa Mindoro, talagang nagiging emotional sila, especially by this time that they are kumbaga lumalaki, no? Iba pa rin siyempre yung may biological father on their side, but mabait ang Diyos talagang. Ako naman po on my part, kumbaga thankful tayo that hindi tayo pinabayaan ng Diyos, and today thankful din po na binibigyan ng opportunity na magkasama, at the same time yung salita po ng Diyos ay talagang sinishare namin, especially by this time po, no, na talagang maraming mga challenges yung dumadaan, hindi lang po sa pag-aaral ng mga bata, dahil especially high school sila nung dalawa niyang ate, 'di ba? High school supposed to be the best years ng buhay ng isang teenager, pero 'di ba nagkaroon po ng pandemic, kaya we need to guide them. And of course, I'm also very thankful with Ate Vielle, kasi kumbaga sa lahat po ng magkakapatid, siya po talaga yung more or less parang ano namin eh, pag may binibilin kami, no, in terms of money, yung mga sa mga anak namin na maliliit, ay talaga pong siya yung pinagkakatiwalaan namin. And yan, talagang sabi ko nga sa kanya, every time na umaalis kami, katulad niyan, halos next week po aalis ulit kami nung dad niya, yung stepdad niya. Sabi ko, anak, Vielle, every time na alam namin na dyan ka sa bahay, napaka-payapa po ng isip namin at saka damdamin, kasi alam namin siya yung magre-replace nung role ko as a mother. And again, anak, thank you. And alam mo naman, gusto natin na pagdating ng araw, your daddy in heaven will be proud of you and ate. Thank you, TNC. Thank you po, TNC.